Overtime na naman. Bumuntong hininga si Ilona habang daladala ang mop at ang cleaning materials. Buong araw ay ginawa lang ni Ilona ay ang maglinis at mag-asikaso ng mga kalat sa buong building. Ang building ay mayroong hanggang 12 na palapag kaya naman walang masyadong pahinga si Ilona. Sa office na ako ni Sir Miguel. Nakangising sabi ni Ilona at agad na lumabas. Sumakay si Ilona sa elevator habang iniisip ang gwapo niyang boss. Matagal na si Ilona sa trabaho at syempre, hindi niya maiwasan na humanga sa kanyang boss. Nangako si Ilona na mag-aasawa siya ng mayaman. Tumunog ang elevator at agad siyang lumabas at naglakad papunta sa office ni Miguel. Sir, lilinisan ko lang po! Alam ni Ilona na laging nandito ang boss niya dahil madalas late na si Miguel umuuwi. Sir Miguel? Nanlaki ang mga mata ni Ilona nang makita si Miguel na nakayuko. Nakaupo si Miguel sa swivel chair at nagkalat ang mga alak sa sahig. Bumuntong hininga si Ilona. Sir? Tinapik ni Ilona ang balikat ni Miguel. Sir, lasing ka po ba? Gusto niyo po bang tawagan ko ang driver niyo? Nag-angat ng tingin si Miguel. Francine? Aha, hindi po ako si Francine. Si Ilona po ako. Sabi ni Ilona. Francine, love. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Ilona na napasinghap. Please, forgive me. I'm so sorry. Napakurap-kurap si Ilona at napatingin sa kamay niyang hawak ni Miguel. Francine, baby. Bigla ay tumayo si Miguel at niyakap si Ilona. Sir? Kumalabog ang puso ni Ilona at inalalayan si Miguel. Lasing lang po kayo. Tatawagan ko na po ang driver niyo. Umiling si Miguel. Please stay with me. I love you, Francine. Mahal din kita, sir. Kinikilig na sabi ni Ilona, ngunit natigilan siya nang maramdaman na parang may malagkit. Anak ng toko! Sumuka! Napangiwi si Ilona at mabilis na dinala sa banyo si Miguel. Puro Francine ang naririnig ni Ilona. Napangiwi si Ilona habang inaayos si Miguel. Sir, heartbroken ka na naman? Sabi ko naman kasi sa'yo eh, ako na lang. Mapagmahal naman ako, maganda. Kaya nga lang, mahirap. Francine. Seryosong sabi ni Miguel at hinawakan sa dalawang balikat si Ilona na napatingala. Yes, sir? Napalunok si Ilona. Bumaba ang tingin ni Miguel sa labi ni Ilona, kaya mas lalong dumaan ang kaba sa puso ni Ilona. Hindi po ako... Hindi na natapos ni Ilona ang sasabihin nang halikan siya ni Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Ilona. Kumuyom ang mga kamao ni Ilona. Pero dahil hindi niya kontrolado ang puso at katawan, sinagot ni Ilona ang halik. I know you love me. Natawa si Miguel at hinawakan ang panga ni Ilona. Yes, sir. Nag-angat ng tingin si Ilona. They continue kissing. Naglakad silang dalawa habang tinatanggal ni Miguel ang damit ni Ilona. Gusto ni Ilona na may mangyari sa kanya, ngunit alam ni Ilona na mali ito. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Gusto niya si Miguel at ito ang matagal niyang hinihintay. Umabot silang dalawa ng madaling araw. Bagsak ang katawan ni Ilona sa sofa at sa ilalim niya ay si Miguel. Napangiti si Ilona at hinaplos ang dibdib ni Miguel na nakapikit. Ang galing mo, sir. Bulong ni Ilona. Pinikit ni Ilona ang mga mata at hinayaan ang sarili sa ibabaw ni Miguel na masarap ang tulog. Nagising si Ilona sa sunod-sunod na katok sa opisina ni Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Ilona at napatingin kay Miguel na nakakunot ang noo habang nakapikit. Miguel! Sigaw sa labas. Open the door! Sunod-sunod na katok ang ginawa ng nasa labas. Mabilis na napatingin si Ilona kay Miguel na nakatingin sa kanya. Sir! Sigaw ni Ilona. Who are you? Gulat na tinulak ni Miguel si Ilona. Mabilis na kinuha ni Ilona ang mga damit niya. Sabay silang napatingin sa pinto at agad na tumakbo si Ilona papunta sa banyo. Napapikit si Ilona at agad na sinuot ang damit. My goodness, Miguel! Pinag-alala mo kaming lahat!
Umalis ka nang walang paalam sa amin kagabi pagkatapos natin mag-celebrate. Sabi ni Anna, ang mommy ni Miguel. Napatingin si Anna sa buong opisina. At bakit sobrang kalat ng opisina mo? Wala ka ring suot na damit pang itaas. Nagdala ka na naman ba ng babae dito? Mom. Bumuntong hininga si Miguel at hindi alam ang sasabihin. Abala ako sa mga paperworks. Naisip kong mag-inom. Hindi ko na alam ang nangyari kagabi. Are you sure? Alam kong hindi ka okay, anak. Gusto mo bang pag-usapan natin? Nag-aalala na tanong ni Anna. Nakita ni Ilona ang pag-iling ni Miguel. Kakatapos niya lang magbihis at hindi alam ni Ilona ang mukhang ihaharap niya kay Miguel. Bumuntong hininga si Ilona. Abala ako, mommy. Tsaka na lang natin pag-usapan. May mga kailangan pa akong gawin. Tiningnan ni Miguel ang banyo kaya napasinghap si Ilona. Sure ka, ha? Sabi ni Anna. Ngumiti si Miguel. Yes, mom. Nanatili si Ilona sa banyo hanggang sa makalabas ang mommy ni Miguel. Unti-unti ay lumabas si Ilona at napatingin kay Miguel na kunot noo. Sir Miguel, sabi ni Ilona. Sino ka? Anong ginagawa mo sa opisina ko? Tanong ni Miguel. Huwag mong sabihin. Hindi! Sigaw ni Ilona at nagmamadali na kinuha ang cleaning materials. Walang nangyari at walang naganap sa gabing yun. Tinulungan lang kita. Lasing ka. Sunod-sunod na dinampot ni Ilona ang mga gamit. Oh, wait! Sabi ni Miguel. May nangyari sa ating dalawa? Seryosong tanong ni Miguel. Tinitigan ni Ilona si Miguel. Nakita ni Ilona na napatitig si Miguel sa kanyang mukha. Ngumiti si Ilona at tinaas ang cleaning materials. Naglinis ako kagabi! Nakangiting sabi ni Ilona. At walang nangyari sa atin kagabi, Sir Miguel. At mabilis na umalis si Ilona. Tulala si Ilona habang nagtatrabaho, dagdag pa na masama ang pakiramdam niya. Maging ang gitna ng hita ni Ilona ay masakit. Buong araw ay puro paglilinis lang ang ginawa ni Ilona. Ayaw niyang maalala ang nangyari. Ilona, pinapatawag ka ni Sir Miguel sa opisina niya. Sabi ni Grace, nakakapasok lang. Mukhang mainit ang ulo. May ginawa ka ba? Mabilis na umiling si Ilona. Wala naman akong ginagawa. Tumango si Grace. Ingat ka. Balita ko ay matinik sa babae si Sir Miguel. Tiningnan ni Grace si Ilona mula ulo hanggang paa. Sexy, maganda at matalino ka, Ilona. Pupusta ako, magugustuhan ka ni Sir Miguel pero huwag kang mag-assume. Gustong sabayan ni Ilona ang tawa ni Grace, ngunit hindi niya magawa. Lumabas na lang si Ilona at sumakay sa elevator para pumunta kay Miguel. Huminga ng malalim si Ilona. Kasalanan niya naman at kung hindi lang bumigay sa tukso si Ilona, hindi niya mararamdaman ang hirap. Sir? Pagpasok pa lang ni Ilona ay bumungad sa kanya si Miguel. Bakit niyo po ako pinatawag? Gusto kong pag-usapan ang nangyari kagabi. Sagot ni Miguel. Wala pong nangyari kagabi. Napalunok si Ilona. Lasing ka at naglilinis naman ako. Tinulungan ko lang po kayo kagabi. Liar! Seryosong sabi ni Miguel. Lasing ako, pero natatandaan ko ang nangyari kagabi lang. Naiwan mo pa ang ID mo sa opisina ko. Tinaas ni Miguel ang ID ni Ilona. Napalunok si Ilona at tinignan ang ID niya. Bumuntong hininga si Ilona. Wala rin namang sense kung magsisinungaling siya. May nangyari sa ating dalawa. Nakita agad ni Ilona ang pagkunot ng noo ni Miguel. Pero! Bumuntong hininga si Ilona. Ano? Wala namang kaso sa akin yun. Kumbaga, pwede nating tawagin na one night stand ba yun? Virgin ka kagabi. At ako ang nakauna sa'yo. Napakurap naman si Ilona sa pagiging straightforward ni Miguel. Grabe, wala man lang preno ang bibig. Bulong-bulong ni Ilona. Tiningnan niya si Miguel. Huwag kang mag-alala, sir. Hindi makakalabas sa kahit kanino ang nangyari. May mali rin naman ako. Tinake advantage ko ang kalisingan mo. Pareho tayong may mali. Dapat hindi ka na pumasok sa opisina ko. Bumuntong hininga si Miguel. Malay ko ba't nandito ka? Madalas ay ako naman ang naglilinis ng opisina mo at ano ka ba, sir? Natatawa si Ilona. Nakita ko na rin mga babae na dinala mo dito kaya walang problema sa akin kaso nga lang po. Bahala na, sir.
Kalimutan mo na lang ang nangyari. Sanay ka naman sa ganito, di ba? This is serious, Ilona. Tinignan ni Miguel si Ilona. May nangyari sa ating dalawa. Akala ko ikaw si Francine. Francine is my ex-girlfriend at gusto ko siyang balikan. Napalunok naman si Ilona. Ano naman po ang kaso nun? Sir, wala naman pong problema sa akin. Janitress lang naman ako dito at wala naman akong iniingatan na pangalan. Hindi na alam ni Ilona ang mga sinasabi niya dahil maski siya ay kinakabahan. Kung gugustuhin niya man, ayaw niya naman na mawala ng trabaho. Ayaw niyang tumira ulit sa maliit na apartment. Damn! You're now my responsibility. Unprotected ang ginawa natin at sa tingin mo ba, hindi ako magre-react ng ganito? Bumuntong hininga si Miguel. Fine. Kalimutan mo na lang ang nangyari. Kagaya ng sinabi mo, janitress ka lang naman dito. Parang kutsilyo ang sumaksak sa puso ni Ilona. Tinignan niya si Miguel na malamig na ngayon ang tingin sa kanya. Opo, janitress lang ako. Hindi mo rin po ako responsibilidad kung sakali man na may mabuo. Sabi ni Ilona. Tumango si Miguel. Yeah, kalimutan na lang natin ang nangyari. Tumango si Ilona. Wala pa rin siya sa kanyang sarili at hindi niya rin alam ang gagawin. Bumuntong hininga si Ilona at agad na yumukod. Aalis na po ako, sir. Marami pa po akong kailangan na gawin. Ngumiti si Ilona. Okay, Miss Ilona. Formal na sabi ni Miguel at nilapag ang ID sa table. Mabilis na kinuha ni Ilona ang ID niya at nagmamadali na lumabas. Nanlalabo ang paningin niya pero kailangan niyang tanggapin. Kailangan niyang walain sa isip ang nangyari. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Grace. Pinagalitan ka? Umiling si Ilona. Wala. May pinag-usapan lang kami ni Sir Miguel at medyo na-touch lang ako. Eh? Nakangiwing sagot ni Grace. Na-touch? Eh, punong-puno ng luha yung pisngi mo. Okay lang ako. Sabi ni Ilona. May trabaho ka pa, di ba? Ay, shocks! Oo nga pala. Nagmamadali na kinuha ni Grace ang cleaning materials. Basta tawagan mo ako kapag may nangyari dito. Tumango lang si Ilona. Mag-isa na naman siya sa room at natulala. Paano nga kung may mabuo? Ano na lang ang gagawin ni Ilona? Bumuntong hininga si Ilona at lumabas. Ay, putiki! Sigaw ni Ilona nang makita si Miguel sa labas ng room. Hindi kalayuan sa room ng mga janitress. Sir Miguel? Ano pong ginagawa niyo dito? I just want to get your number. Sabi ni Miguel. Para saan po? Tanong ni Ilona. Just in case na may kailangan ka. Sabi ni Miguel. Umiling si Ilona. Kung pera po ang tinutukoy niyo, hindi ko po kailangan. Labas na po ang pera dito. Bumuntong hininga si Miguel. Responsibilidad kita. At namumutla ka kanina pa. Nagpabili ako ng gamot sa driver ko. Napatingin si Miguel sa mga hita ni Ilona. Alam kong masakit. Namula ang pisngi ni Ilona at tumikim. Nilabas niya ang maliit na cellphone at padabog na kinuha ang cellphone ni Miguel. Hindi mo ko kailangan bilhan ng kung ano-ano. Mamaya iisipin kung gusto mo ako at nag-aalala ka. Sabi ni Ilona. Yan ang number ko. Okay. Tinignan ni Miguel si Ilona. Kumain ka na ba? Sir, kung ginagawa mo to dahil lang sa nangyari sa ating dalawa, ay hindi ko kailangan. Medyo iritadong sabi ni Ilona. Kalimutan na lang po natin ang nangyari. Labas yun sa ngayon at ibaon na lang natin sa limot ang lahat. You're right. Bumuntong hininga si Miguel. Hindi ko nga alam kung bakit ako nandito at kinukuha ang number mo. Natahimik si Ilona, ngunit kalaunan ay tinignan niya si Miguel. May trabaho pa po ako, sir. Pwede na po kayong umalis at baka may makakita pa po sa inyo dito. Tumango si Miguel at tinignan pa siyang muli. Drink your medicine. Tumango lang si Ilona ngunit hindi pa rin tumitigil ang tibok ng puso niya dahil sa kaba at sa hindi malaman na dahilan. Ilang araw ang nakalipas ay parang walang nangyari sa pagitan ni Miguel at Ilona. Hanggat maaari ay hindi nakikita silang dalawa dahil baka may makarinig sa kanilang dalawa. Huminga ng malalim si Ilona at sinuot ang damit. Naulit na naman. Bulong ni Ilona habang sinusuot ang damit niya. Kumain muna tayo. Sabi ni Miguel at tinignan siya. Umiling si Ilona. Hindi na, sir. May nagpadala ng pagkain sa room namin. May mga kailangan pa po akong gawin kaya mauuna na po ako.
Napalunok si Ilona nang makitang titig na titig si Miguel sa kanya. Hindi nga alam ni Ilona kung ano nga ba talaga silang dalawa at bakit hindi makatanggi si Ilona. Sana hindi na tumaulit pa. Hindi alam ni Ilona kung para ba kay Miguel ang sinasabi niya o para sa sarili niya. Pagkatapos nito, hindi na tayo magkikita o mag-uusap man lang. Boss kita at janitress lang ako. Dapat lang ay may formality tayong dalawa. Inaakit mo ko. That's why. Nakangising sabi ni Miguel. Hindi ah! Depensa ni Ilona at umiwas ng tingin. Aalis na ako, sir. Alright, ipapatawag na lang kita kapag may kailangan kang linisin dito. Nang aasar na pinaglandas ni Miguel ang daliri sa table. Napalunok si Ilona at agad na tumalikod bago pa siya sumabog. Inayos ni Ilona ang buhok at ngumiti sa mga tao habang dala ang cleaning materials. Sabi ni Ilona sa kanyang sarili na hindi na niya hahayaan si Miguel ngunit ano itong nangyari? Hinayaan niya pa rin dahil gusto niya si Miguel. Sis, nagpapadala na naman ng mga pagkain dito. May mga damit rin. Sabi ay para sa'yo raw. Sabi ni Grace. Ha? May pangalan ba kung sino nagbigay? Tanong ni Ilona at tinignan ang mga pagkain. Baka secret admirer mo. Nakangising sabi ni Grace. Secret admirer? Sa mukhang to, magkakaroon ako niyan? Natawa si Ilona. Isa pa, baka naman para sa'yo yan. Sinasabi mo lang sa akin dahil ayaw mong, girl, hello! Hindi mo ba nakikita sarili mo sa salamin? Ang ganda mo kaya! Hinila ni Grace ang braso ni Ilona at pinakita ang sarili sa salamin. Maganda ang shape ng katawan mo. Malaki ang boobs mo at ang puwet mo. Maliit rin ang bewang mo. Maganda ang mga mata mo. Matangos na ilong, red na labi, at higit sa lahat, mukha kang foreigner. Napangiwi naman si Ilona at napailing na lamang. Ewan ko sa'yo, Grace. Natatawang sabi ni Ilona. Makapagtrabaho na nga. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Okay, girl. Nakangising sabi ni Grace. Ubusin mo mga pagkain, ha? Binigay yan, kaya tanggapin mo. Oo na. Nakangiting sabi ni Ilona at pinagmasdan ang mga pagkain. Pinagmasdan ni Ilona ang mga pagkain at damit. Hindi niya alam kung sino ang nagpapadala palagi ng mga pagkain o kaya naman ay damit. Bumuntong hininga si Ilona at agad na lumabas. Naglakad-lakad si Ilona at naglinis na rin. Ang gwapo talaga ni Sir Miguel! Impit na napatili ang isang babae. Balita ko ay wala siyang girlfriend at ang balita ko, mga type raw ni Sir Miguel ay modelo! Sabi ng isang babae, natigilan si Ilona. Yun pala ang mga type niya. Napanguso si Ilona at napatingin sa mga babae. Ilan lang silang janitress dito at madalas ay si Ilona ang naglilinis ng opisina ni Miguel. Cleaning service! Sabi ni Ilona nang hindi man lang tinignan si Miguel. Wow! Bakit hindi mo sinabi na may maganda ka palang janitress? Natigilan si Ilona at nag-angat ng tingin. Hi, I'm Cade. Napatingin si Ilona kay Miguel na matalim ang tingin sa kanya. Napakurap naman si Ilona at maagap na yumukod at ngumiti. Good afternoon, Sir Cade. Sabi ni Ilona. Good afternoon. Nakita na kita somewhere at akala ko empleyado ka dito. Natawa si Cade. Janitress lang po ako dito. Natawa si Ilona. Hindi niya pinapansin ang matalim na tingin ni Miguel. Naglilinis lang po ako dito kapag wala si Sir Miguel o kapag tapos na ang meeting niya. Mabuti at hindi mo nakikita mga nangyayari dito sa opisina niya. You're too innocent. Napapailing na sabi ni Cade at napalunok si Ilona. Well. Ngumisi si Miguel at kinabahan naman si Ilona. I'm a good boy now, Cade. Natawa si Cade at natahimik naman si Ilona. Nagsimulang magtrabaho si Ilona at panay ang tingin niya kila Miguel na seryosong nag-uusap. Can you clean here? Pakiusap ni Miguel. Tapos na po akong maglinis dyan. Sabi ni Ilona, ang tinutukoy kasi nito ay ang lamesa. Manakita akong kalat. Sabi ni Miguel at nagtaas ng kilay. Walang nagawa si Ilona kundi ang linisin ang dapat linisin. Napansin niyang hindi naman nakikinig si Miguel at panay lang ang tingin kay Ilona. Tinapos agad ni Ilona ang trabaho. Okay na po, sir. Mauna na po ako. Yumukod si Ilona at ngumiti. Wait!
Napatingin si Ilona kay Miguel nang bigla itong magsalita. Sir? Tanong ni Ilona. Bumuntong hininga si Miguel at binuksan ang bibig. Pero wala namang sasabihin. Tumango na lang si Ilona at mabilis na umalis. Napahawak si Ilona sa kanyang dibdib at napailing. Sunod-sunod ang trabaho ni Ilona at panay naman ang sunod sa kanya ni Miguel. Magta-taxi na lang ako, Grace. Sabi ni Ilona. Sigurado ka? May gig pa kasi kami ngayon eh. Kaya hindi kita masasamahan pa uwi. Sabi ni Grace. Tumango si Ilona. Ayos lang naman. Good luck sa inyo. Muna na ako at may dadaanan pa ako. Tumango si Grace at agad naman lumabas si Ilona. Sumakay siya sa elevator at agad na nakarating sa ground floor. Naabutan niya si Miguel na mukhang may hinihintay. Sir Miguel? Tawag ni Ilona. Ilona. Tinignan ni Miguel si Ilona. Gabi na po ah. Bakit nandito po kayo? Tanong ni Ilona. Nagtagis ang panga ni Miguel. Pwede ba? Kapag tayong dalawa lang, don't call me sir. Dahil nakakairita. Boss kita, kaya naman dapat lang na sir ang tawag ko sa'yo. Sabi naman ni Ilona. Never mind. Ihahatid na kita. Biglang sabi ni Miguel. Natulala naman si Ilona at napatitig kay Miguel. At dahil sila lang dalawa ay wala namang nakakakita sa kanila. Come on. Hindi ako tumatanggap ng hindi sa request ko. Seryosong sabi ni Miguel at hinawakan si Ilona sa kamay. Kaya ko naman umuwi mag-isa. Sabi ni Ilona. Delikado at wala ka na mahahanap na taxi. Sabi ni Miguel at binuksan ang pinto ng kotse. Hindi ka sasakay o bubuhatin kita. Napalunok si Ilona at agad na sumakay sa kotse. Tahimik ang naging biyahe nilang dalawa, ngunit hindi kalmado ang puso ni Ilona. Hindi niya maintindihan kung bakit ang bait sa kanya ni Miguel at ano ang ginawa niya kay Miguel para makatanggap ng gantong klaseng treatment. Diyan na lang! Sabi ni Ilona. Akmang bababa na sana si Ilona nang maunahan siya ni Miguel kaya walang nagawa si Ilona kundi ang lumabas. Dito ka nakatera? Tanong ni Miguel at pinagmasdan ang katamtamang apartment. Oo, dito ako nakatera. Sabi ni Ilona. Ngumiti si Ilona. Salamat sa paghatid sa akin. Gusto kong makita ang loob. Sabi ni Miguel. Napakurap naman si Ilona. Bumuntong hininga si Ilona at naglakad papunta sa apartment niya. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanila ay ang malaking sofa sa harap ng TV. This is cozy. Tumangu-tango si Miguel at naglakad papasok. Kinagat ni Ilona ang labi at pinagmasdan si Miguel na komportableng nakaupo sa sofa. Nilapag ni Ilona ang gamit at kumuha ng baso ng juice at pagkain. Wala akong masyadong pagkain dito dahil hindi pa ako nakakapag-grocery. Sabi ni Ilona. Ikaw lang mag-isa dito? Tanong ni Miguel. Tumango si Ilona at umupo sa sofa. Napasinghap siya nang ilagay ni Miguel ang ulo sa mga hita niya. Nakapikit ito at kalmado pero bakas ang pagod sa kanyang mukha. Sir Miguel, bulong ni Ilona. Simula sa araw na to. Dinilat ni Miguel ang mga mata at diretsyong tumingin kay Ilona. Gusto kong tawagin mo ako sa pangalan ko. Miguel? Bulong ni Ilona at kusang napadpad ang kamay sa buhok ni Miguel para na nakapikit. Natigilan si Miguel ngunit sumilay ang ngisi sa labi ni Miguel. I like it. Napangiti si Ilona at hinaplos ang buhok ni Miguel. Ano nga ba talaga silang dalawa? Nagising si Ilona dahil sa masarap na amoy na nalalanghap niya galing sa kusina ng apartment. Bumangon si Ilona at napakurap nang makitang nasa kama na siya. Tinignan niya ang ibaba at nakita ang polo shirt ni Miguel. Hindi siya umuwi? Bulong ni Ilona. Bumuntong hininga si Ilona at agad na tumayo. Pagkatapos niyang maghilamos ay agad siyang bumaba at nakita niya si Miguel na walang suot na pangitaas. Tanging jeans at hindi pa maayos ang sinturon. Sir Miguel? Tawag ni Ilona. Akala ko ba ay umuwi ka na kagabi? Nope, ayaw kitang iwan kagabi. Simpleng sagot ni Miguel. Kumalabog ang puso ni Ilona ngunit kailangan niyang pigilan iyon. Ano ba talaga tayo? Hindi na napigilan ni Ilona. Bakit ka ba lumalapit sa akin? Janitress lang ako. At kung iniisip mo ang nangyari sa atin nung gabi. Ilona. Seryosong tiningnan ni Miguel si Ilona.
Bumuntong hininga si Ilona. Nahihirapan kasi ako. Hindi ko alam kung pinaglalaruan mo lang ako. Magkaiba tayo ng estado sa buhay at ang nangyari sa atin. Isa yung pagkakamali. That's not a mistake, Ilona. Sabi ni Miguel. We both want it. Tayong dalawang kumilos at gumawa ng bagay na yon. Hindi mo kasalanan dahil kasalanan ko kung bakit. Nahihirapan na tignan ni Miguel sa Ilona. Kung bakit pati ikaw ay naguguluhan na rin. Si Francine ang inaalala mo nung gabing yon. Ang nararamdaman mo para sa kanya ay lost. Bagay na kailangan mo dahil lalaki ka. Tinignan ni Ilona si Miguel. Nangilid ang luha sa mga mata ni Ilona. Ano ba talaga tayo? Imbes na sagutin ni Miguel si Ilona, ay hinila nito si Ilona para yakapin. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Ilona dahil kakaibang takot at kaba ang nararamdaman niya. Mahirap siya at mayaman si Miguel. At kahit sa ang anggulo at kahit gusto niya si Miguel, ay hindi sila pwede. Please, Ilona. Hinaplos ni Miguel ang buhok ni Ilona. Sa tingin mo ba ay gusto kita dahil sa katawan mo? Gusto kita dahil lang nabibigay mo ang gusto ko? Damn! Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na yun para hawakan o halikan ka. Ano? Humiwalay si Ilona at tinignan si Miguel na umiwas ng tingin. Anong matagal? I have liked you for years. Pag-amin ni Miguel. Sinasadya kong ikaw ang maglinis sa opisina ko para nakikita kita. Sinadya kong ikaw ang magiging janitress ng opisina ko dahil gusto ko tang makita araw-araw. Napakurap si Ilona at napatingin kay Miguel na nahihirapan. Alam ko na, natatakot ka. Pero sa tagal kong hinintay yun, sa tingin mo ba, hahayaan na lang kita? The moment you say we need to forget what happened, alam mo bang nasaktan ako nun? Tumawa si Miguel at bumaba ang tingin sa mga kamay nila. Miguel, gusto ko tang hawakan, lapitan, o kahit man lang kausapin pero gusto ko ring protektahan ka. Ayaw kong magalit sa'yo ang ibang tao. Ayaw kong pagsalitaan kanila ng masama dahil sa akin. Tinignan ni Miguel si Ilona. Gusto kita. Matagal na. Napatulala si Ilona at napatingin kay Miguel na umiwas ng tingin. Kung papairali ni Ilona ang nararamdaman, ay baka mapahamak lang silang dalawa. Pero tama ba ang mag-risk? Kaya, hayaan mo sana ako. Ngumiti si Miguel. Minsan lang ako magkagusto sa babae pero pagdating sa'yo, parang ang hirap-hirap mong abutin. Natawa si Miguel at hinawakan ang kamay ni Ilona. I will protect you, no matter what. Gusto kong sa akin ka lang maniwala. Gusto ko, sa akin ka lang makikinig. Okay? Okay. Ngumiti ng maliit si Ilona. Napag-usapan nila na itago ang lahat. Naging casual si Ilona at Miguel kapag nasa opisina. Hindi maiiwasan ni Ilona na matakot ngunit dahil ina-assure siya ni Miguel, naging kampante siya. May trabaho pa ako, Miguel. Umupo ng maayos si Ilona sa mga hita ni Miguel na nakayakap sa kanya. Hindi ba pwedeng ipaglipan mo muna? Bulong ni Miguel at mas lalong humigpit ang yakap kay Ilona. Alam mo, dahil sa ginagawa mo, mahuhuli tayo. Natawa si Ilona at napawi ang ngiti nang may maalala. Nga pala. May malaking event daw? Humigpit ang hawak ni Miguel kay Ilona na kumunot ang noo. Hindi ka ba maghahanda para doon? Tanong ni Ilona. Wala naman akong pakialam sa event na yun. Hinalikan ni Miguel ang balikat ni Ilona. Ha? Bakit naman? Di ba importante yun? Tanong ni Ilona at hinaplos ang braso ni Miguel. Si Mommy lang naman na may gusto sa event na yun. Isa pa. Bumuntong hininga si Miguel at takmang magsasalita nang tumunog ang cellphone nito. Umalis si Ilona sa mga hita ni Miguel at ngumiti. Sagutin mo na. Aalis muna ako at kailangan kong puntahan si Grace. Ngumiti si Miguel. Okay. Hinalikan ni Miguel ang pisngi ni Ilona. Balik ka. Lumabas si Ilona at nakangiting naglalakad. Pumunta siya sa room at nakitang nagmi-meeting na ang mga janitress at janitor. Tumabi si Ilona kay Grace. Aba, saan ka galing? Tanong ni Grace. Naglinis lang ako sa opisina ni Sir Miguel. Kalmadong sabi ni Ilona. Mukhang napapadalas na ata ang paglilinis mo sa opisina ni Sir, ah. Ngumisi si Grace. Baka naman iba ang nililinis mo. Grace! Pakiramdam ni Ilona ay namula ang pisngi niya. Ikaw talaga? Natigilan lang sila sa pag-uusap nang magsalita ang head nila.
Nakinig silang dalawa at natigilan si Ilona sa narinig sa kanilang head. Malaking event ang gaganapin. Ipapakilala ang magiging asawa ni Sir Miguel dito. At ikaw, Ilona. Tinignan ni Ilona ang head nila. Ikaw ang naka-assign sa paglilinis ng mga kalat sa event room. Opo. Napalunok si Ilona at napaisip. Kayong lahat? Tinignan ng head isa-isa ang mga cleaners. Darating dito si Miss Sassy at siya ang ipapakilala bilang asawa ni Sir Miguel. Gusto ko na maging maayos ang lahat. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi sumagot si Ilona. Pakiramdam niya ay bumaliktad ang sikmura niya sa narinig. Pakiramdam ni Ilona ay may kung ano sa kanyang tiyan. Magbabaan niyo lang ako. Napahawak sa tiyan si Ilona at agad na tumakbo habang nangingilid ang luha. Ilang araw na hindi pinapansin ni Ilona si Miguel. Walang text o tawag man lang na ginawa si Ilona. Ayaw niyang kausapin si Miguel dahil pakiramdam niya ay masasaktan lang siya. Masama ba talagang pakiramdam mo? Ilang araw ka nang sumusuka? Kailan ba yan nagsimula? Tanong ni Grace. Hindi ko alam. Ang alam ko lang laging sumasakit yung ulo ko. Lagi ako nahihilo tapos ipagkakataon naman na okay ako. Sagot ni Ilona. Huh? Teka nga, magsabi ka nga sa akin. May boyfriend ka ba ngayon? Tanong ni Grace at seryoso siyang tinignan. Hindi nagsalita si Ilona at nanatiling nakatingin sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, Ilona, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Tanong ni Grace. Napalunok si Ilona. Kasi... Pinaglaruan ni Ilona ang mga kuko niya dahil sa kaba na nararamdaman. Kasi ano? Ilona naman? Matagal na tayong magkaibigan. Ngayon ka pa maglilihim sa akin? Talaga? Iritadong sabi ni Grace. Boyfriend ko si Miguel. Nakapikit na sabi ni Ilona. At may nangyari sa aming dalawa. Ilang beses na. Ano? Malakas na sigaw ni Grace. As in si Sir Miguel? Yung boss natin? Dinilat ni Ilona ang mga mata. Oo. Napahawak si Grace sa kanyang ulo at hindi makapaniwala na napatingin kay Ilona. Kagat ni Ilona ang labi at guilty dahil sa sinabi. Paano? Nangyari yun? Tanong ni Grace. Gets kong attractive ka at maganda ka talaga pero nabingwit mo lang naman ay ang CEO natin, Ilona! Nung gabing naglilinis ako, pumasok ako sa opisina niya. Lasing siya at doon may nangyari sa amin. Patago kaming nakikita ni Miguel dahil kagaya ng sinabi ko, magkaiba kami ng estado sa buhay. Poprotektahan niya raw ako. Paliwanag ni Ilona. Girl, nakikita mo na ba ang resulta ng ginagawa niyo? Pwede kang mawala ng trabaho. Nag-aalala ako sa'yo dahil kilala kita. At alam ko kung gaano kahalaga para sa'yo yung trabaho mo. Pero paano na lang kung may mabuo? Pananagutan ka ba raw niya? Malaking eskandalo ang ginawa mo, Ilona. Maaari kang masira. Sunod-sunod na sabi ni Grace. Alam ko. Hinawakan ni Ilona si Grace. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Grace. Sa atin muna ang tungkol dito. Hindi pa naman tayo sigurado eh. At hinihintay ko pa si Miguel. Bumuntong hininga si Grace at napatingin sa labas. Pumasok ang head nila kaya tumikim si Grace. Sabay silang tumango at lumabas. Mamaya pupunta tayo ng OB. Kailangan nating tignan. Sabi ni Grace. Salamat, Grace. Mahinang sabi ni Ilona. Pumunta sila sa ground floor at nakita ang malaking stage. Napangiti si Ilona nang makita ang mga bulaklak at mas lalong napangiti si Ilona nang makita si Miguel. Nakasuot ng formal na tuxedo at gwapong-gwapo sa bago nitong gupit na buhok. Nandiyan na si Madam, sabi ng head. Umayos na kayong dalawa. Okay po. Sabay na sagot nila Grace at Ilona. Inayos ni Ilona ang damit at maging ang mga panglinis. Pinanood ni Ilona ang mga tao at na-realize niya na hindi nga talaga sila bagay ni Miguel. Isa lang siyang janitress at kung tutuusin ay mas mataas ang estado ni Miguel. Good evening everyone! I'm happy to be here again pero mas masaya akong ipakilala sa inyo ang magiging bagong kasapi ng pamilya. Nakangiting sabi ni Anna, ang mommy ni Miguel. Nagpalakpakan ang lahat. Nagsimulang maglinis si Ilona sa mga dumi na natapon sa gilid. Masaya akong ipakikilala sa inyo, si Francine Monsterio! Nakangiting sabi ni Anna.
My son's fiancé! Natigilan si Ilona at napatingin sa isang babaeng matangkad. Nakasuot ng pulang dress at chinita ang dating. Napalunok si Ilona nang maalala ang gabi na binanggit ni Miguel ang ex-girlfriend niya sa opisina. Bigla ay parang bumaligtad ang sikmura ni Ilona. Good evening everyone, I'm Francine. Nakangiting sabi ni Francine at hinawakan si Miguel na pilit ang ngiti. Sobrang saya kong makabalik dito. It's been a long time. Nagkaroon lang kami ng away ni Miguel pero, surprise! We're getting married sooner! We're not. Han, ano ka ba? Don't embarrass me here. Nakangiting sabi ni Francine. Kaya sa kung sino man ang hahadlang sa kasal naming dalawa? I promise you, I will sue you. Napalunok si Ilona at agad na naglakad papunta sa gilid ng mga pagkain. Sa nanlalabo ng mga mata niya ay hindi niya napansin ang isang waiter na may dalang tray. Oh my God! Napatayo ang isang matandang babae. I'm sorry po. Mabilis na kinuha ni Ilona ang tissue. Pinunasan niya ang dress ng matanda. Get out of my way! Sigaw ng matanda. Alisin mo ang madumi mong kamay sa dress ko! Hindi ka nag-iingat! Napayuko si Ilona ngunit umikot ang paningin niya. Nanlamig ang mga kamay niya at pakiramdam ni Ilona ay masusuka siya. Napatingin si Ilona kay Miguel na akmang maglalakad ng hawakan ni Francine. Pasensya na po kayo, ma'am. Sabi ni Ilona. No! Kinuha ng matandang babae ang baso ng wine at tinapon kay Ilona ang laman noon. You deserve that! Napayoko si Ilona at agad na napahawak sa tiyan niya. Sunod-sunod ang luha sa mga mata niya at nanlaki ang mga mata ni Ilona nang makita ang dugo na umago sa mga hita niya. Ilona! Sigaw ni Grace. Grace! Humihitbi si Ilona at napatingin kay Miguel na napaawang ang labi. Mabilis na kinuha ni Grace Ilona at sabay silang lumabas. Nagdidilim ang paningin ni Ilona at ang huli niyang nakita ay si Miguel. Kasama si Francine na nakatitig sa kanya. Dok, kamusta pong kaibigan ko? Tanong ni Grace. Kumunot ang noo ni Ilona at unti-unting dinilat ang mga mata. Puting kisame ang bumungad sa kanya. Napatingin si Ilona sa kaibigan at doktor. For now, ang masasabi ko lang ay mahina ang kapit ng baby sa tiyan niya. Kailangan niyang umiwas sa stress. Mabigat na trabaho at higit sa lahat kailangan niyang magpahinga. Sabi ng doktor, she's weeks pregnant. Po? Gulat na tanong ni Ilona. Buntis po ako? Ngumiti ang doktor. Yes, ma'am Ilona. Dinugo po kayo kanina at base sa resulta ay mahina ang kapit ng bata. Hanggat maaari ay kailangan mong umiwas sa stress at don't worry, magbibigay ako ng vitamins. Natulala si Ilona at napatingin kay Grace na takip ang bibig. Hinaplos ni Ilona ang maliit na tiyan at tuloy-tuloy na tumulo ang luha sa mga mata niya. Dahan na. Aalagaan natin ang bata. Niyakap ni Grace si Ilona. Aalagaan natin. Nandito ako. Umiyak si Ilona. Grace, buntis ako. Tumango si Grace. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa inyong dalawa. Pinunasan ni Grace ang luha ni Ilona at ngumiti. Mananatiling sikreto ang lahat ng to. Kinabukasan ay pumasok si Ilona at tahimik na nagtrabaho. Wala man lang text o tawag si Miguel. Hinayaan na lang ni Ilona at nag-focus dahil dalawa na silang kumakain. Dalawa na silang may pangangailangan. Basta ha, hindi ka magbubuhat ng mabigat o kahit ano. Kapag inutusan ka sa mabigat na gawain eh, tawagan mo ako kagad. Sabi ni Grace. Salamat Grace. Nakangiting sabi ni Ilona. Kahapon nga eh, galit na galit si Miguel. Nagwawala raw sa opisina niya kaya naman ngayon kailangan nilang ayusin. Bumuntong hininga si Grace. Nandito na rin naman si Francine kaya sa tingin ko, okay lang naman siguro. Alam mo Grace, wala naman ako pakialam sa kanila dahil mas mahalaga ang baby ko. Ngumiti si Ilona. Kailangan kong magtrabaho para sa aming dalawa. Tumango si Grace. Kinuha na lang dalawa ang cleaning materials at agad na nagsimulang magtrabaho. Si Grace na ngayon ang naka-assign sa opisina ni Miguel, habang si Ilona naman ay sa ibaba at sa ibabang opisina. Ako na po dito. Nakangiting sabi ni Ilona kay Cade. Hindi ka ba naglilinis sa opisina ni Miguel? Tanong nito. Umiling si Ilona.
Si Grace po ang naka-assign doon. Marami rin kasi akong ginagawa dito sa ibaba. Anyways, ang agad niyo po ata. Natawa si Cade. Pinatawag ako ni Miguel. May kailangan kaming pag-usapan, importante lang. Tumango si Ilona. Sige po, ingat kayo. Salamat. Ngumiti si Cade at takmang maglalakad nang may makalimutan. Anyways, ano pakiramdam mo kapag nalaman mo na may anak ka? Ngumiti si Ilona. Masaya po at gagawin mo ang lahat para sa anak mo. Tumatango-tango si Cade at agad na naglakad. Napawi ang ngiti ni Ilona at may naisip. Bakit ito natanong ang bagay na yon? Napailing na lamang si Ilona at agad na ipinagpatuloy ang trabaho. Ilona! Hinihingal na tawag ni Grace. Grabe! Teka, hihinga lang ako. Anong nangyari? Tanong ni Ilona. Pinapatawag ka sa opisina ni Sir Miguel. Sinubukan kong gumawa ng dahilan pero dumating si Sir Cade. Sabi ni Grace, napalunok si Ilona. Sige, pupunta na lang ako. Sigurado ka? Nag-aalala na tanong ni Grace. Tumango lang si Ilona. Agad na sumakay sa elevator si Ilona. Ang gusto lang ni Ilona ay ang magpanggap at itago na buntis siya. Nakarating agad si Ilona at mabilis na naglakad papunta sa opisina ni Miguel. Kumatok siya at binuksan ang pinto. Sir Miguel? Yumukod ng kaunti si Ilona bago tignan si Miguel. Bakit niyo po ako pinapatawag? Are you okay? I saw you bleed that night. Nag-aalala na tanong ni Miguel at mabilis na tumayo para yakapin si Ilona. Pinag-alala mo ko. Sir. Lumayo si Ilona. Napaawang naman ang labi ni Miguel. May kailangan po ba akong linisin? Ilona. Bumuntong hininga si Miguel. Hindi ko fiancé si Francine. Hindi ko siya gusto. I mean, yes, I dated her to forget you. Nung lasing ako, sinadya kong sabihin ang pangalan niya para kalimutan ka. Paliwanag nito. Hindi nagsalita si Ilona. Nanatiling nakatitig siya kay Miguel. I used her to forget you. Di ko alam paano ko ipapaliwanag sa iyong lahat pero maniwala ka. Tumanggi ako sa alok ni Mommy. Hindi ko rin inaasahan na sasabihin yun ni Mommy sa event. Please. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Ilona. Tama naman ang ginawa ng Mommy mo, Miguel. Hindi nga talaga tayo bagay at tama rin siguro to. Sabi ni Ilona. Umiling si Miguel. Please, maniwala ka sa akin. Ginagawan ko ng paraan ng lahat para sa ating dalawa. Ginagawa ko ang kaya ko para ipaglaban ka at ang relasyon nating dalawa. Miguel, tama na. Malapit ka ng ikasal at hindi ka ba masaya? Nag-angat ng tingin si Ilona. Hindi ka ba masaya na ngayon ay babalikan ka na niya? Na ikakasal na kayong dalawa? Na hindi ka naiinom dahil sa kanya? Ang pag-ibig mo sa akin ay mananatili, pero alam nating dalawa na lost lang ang nangyari. Heck no! Depensa ni Miguel. Mahal kita, Ilona. I'll be a good boy. Please, huwag mo lang akong iwan. Gagawin ko ang lahat. Please? Umiling si Ilona. Tama rin naman ang ginawa niya. Kahit sa ang anggulo tignan, ay bagay sila Francine at Miguel dahil sa estado nila. Habang si Ilona naman, kailangang mabuhay at asikasuhin ang mga bagay-bagay. Tinignan ni Ilona si Miguel. Mahal ni Ilona si Miguel pero para kay Ilona, mali pa rin. Kung wala na po kayong sasabihin ay aalis na po ako. Kailangan kong magtrabaho. Sabi ni Ilona. No! Sabi ni Miguel at niyakap si Ilona. Tinulak ni Ilona si Miguel. Hindi mo kasi naiintindihan, Miguel! Pareho tayong mapapahamak sa ginagawa mo. At malaking eskandalo ang ginagawa nating dalawa. Masisira ang pangalan mo. At ang pinaghirapan mo. Iisipin nila na nagkagusto ka sa basura. Sa basurang kagaya ko. Wala akong pakialam. Hanggat nasa tabi kita, kontento ako. Handa akong ipaliwanag sa iyo ang lahat. Handa akong sabihin sa iyo ang lahat. Sigaw ni Miguel. Tapusin na natin to, Miguel. Tapos na tayong dalawa. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ilona. Kagad na tumakbo sa Ilona palabas at pinunasan ang luha sa mga mata. Sumakay ng elevator si Ilona at agad na pumunta sa room nila. Naabutan ni Ilona si Francine. You must be Ilona. Sabi nito at formal siyang tinignan. Yes, ma'am. Pinilit gawing normal ni Ilona ang boses niya. Nakakagulat na nagustuhan ka ni Miguel.
your janitress. May bahid na galit ang boses ni Francine. Napalunok si Ilona. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Tumawa si Francine. Nakita ko ang lahat. At alam ko ang lahat. Kung ayaw mong matanggal sa trabaho, layuan mo si Miguel. Matapang na tiningnan ni Ilona si Francine. Sayong-sayo na si Miguel. Bago pa po kami nag-usap ay sinabi ko na po sa kanya yan. Sabi ni Ilona. Good. Ngumiti si Francine. Malaking skandal ang mangyayari kapag nalaman kong lumalapit ka pa rin kay Miguel. You will go down together with your things here in this company. Hindi ka naman siguro papayag na pati ang trabaho mo ay mawala, diba? Umiling si Ilona. Then, lahat ng gagawin mo ay para sa akin. Lahat ng utos ko ay gagawin mo. Tinuro ni Francine ang mga papel. Gusto kong dalhin mo yan sa finance team at hintayin mong pirmahan nila yan. Gusto ko rin na i-encode mo lahat ng files sa computer room. Pero ma'am, naalala ni Ilona na check up niya ngayon. Ngumisi si Francine at pinakita ang cellphone. Isang tawag ko lang ay sira na ang pangalan niyong dalawa. Pwede kong sabihin na nag-cheat sa akin si Miguel sa isang janitress. Dahil inakit ng isang janitress ang fiancé ko. Napalunok si Ilona. Ayaw niyang maging burden kay Miguel. Ayaw niyang masira ang lahat ng pinaghirapan ni Miguel dahil sa kanya. Gagawin ko po. Simpleng sagot ni Ilona at kinuha ang bundok na papel at mabilis na naglakad. Wait! Ngumisi si Francine at natigilan naman si Ilona. Hagdan ang gagamitin mo. They're on the fourth floor. Tumangulang si Ilona at agad na naglakad palayo. Pagod na nilapag ni Ilona ang mga papel sa lamesa. Nag-iisa lang siya sa computer room dahil umalis ang mga kasama niya. Napalunok si Ilona nang maramdaman ang hilo at gutom dahil sa sunod-sunod na trabaho. Kailangan ko nang umalis. Bulong ni Ilona. Pangatlong balik na ni Ilona at hindi pa rin siya tapos. Sa kagustuhan na iligtas ni Ilona si Miguel ay pumayag siya sa gusto ni Francine. Kampante si Ilona dahil walang masisira sa pangalan niya at gusto ni Ilona na maging maayos ang trabaho ni Miguel. Hindi ka pa rin tapos? Nag-angat ng tingin si Ilona nang makita si Francine na may hawak na mainit na kape. Last na po itong papel. Nagpapahinga lang po ako. Mahinaho na paliwanag ni Ilona. Oh, why? Ngumuso si Francine. Gusto mong mahirapan, hindi ba? Hindi ka nga nahirapan na agawin sa akin si Miguel eh. Kaya basic na lang sa'yo yan. Pwede po ba na bukas ko to ipasa? Tanong ni Ilona. May kailangan po kasi akong puntahan. Hindi ka aalis dito nang hindi mo to natatapos. Seryosong sabi ni Francine at umupo sa lamesa. Hindi ko nga alam bakit ka nagustuhan ni Miguel. Look at you. Hindi ka ganun kaganda. At hindi ka rin naman ganun kagaling. Wala ka rin namang magiging ambag sa kumpanya ni Miguel. Hindi nagsalita si Ilona kahit pag gustong-gusto na niyang sumagot kay Francine. Kung sa bagay, kapag kailangan mo talaga ng pera, ay gagawin mo ang lahat, no? Tumawa si Francine. Hindi ko kailangan ng pera ni Miguel. Hindi na napigilan ni Ilona. Dala na rin siguro ng emosyon. Kaya kong magbuhay na wala siya. At kung gusto mo na wala siyang kaagaw, bakit hindi mo nalang itali sa mga hita mo? Nanlaki ang mga mata ni Francine. How dare you! Sinasagot ko lang ang maling akusasyon mo laban sa akin, Ma'am Francine. Hindi rin naman makakasira sa pangalan ko ang pagsagot sa'yo. Yumukod si Ilona at naglakad. Kailangan ko pa pong i-check up ang tiyan ko. Bukas ko na po yan tatapusin. What? Sigaw ni Francine. Akala mo ba makakalabas ka ng kumpanya? Pasensya ka na, Ma'am Francine. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang anak ko. Sabi ni Ilona. Natigilan si Ilona nang makita ang mga media at reporter sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Ilona nang sunod-sunod na flash ang natanggap niya. Natawa si Francine sa likod niya. This is Miguel's mistress! A poor janitress! Nagpapaawa na sabi ni Francine. Hindi totoo yan! Sigaw ni Ilona. Goodness! Kung hindi pa ako dumating ay baka inagaw na niya sa akin si Miguel! Take her picture, please! Ikalat niya sa iba na itong babae na to ay isang kabit! Sigaw ni Francine. Kaagad na tinakpan ni Ilona ang kanyang mukha. Tumakbo si Ilona at dumaan sa hagdan.
Pilit inaalis ni Ilona ang luha sa mga mata niya dahil sa kahihiyan. Hinihingal na lumabas si Ilona at agad na pumara ng taxi sa labas. City residence po! Humihikbi na sabi ni Ilona. Humihikbi si Ilona hanggang sa makarating sila sa apartment. Bumaba agad si Ilona at binuksan ang maliit na gate. Hindi na napansin ni Ilona ang mga sapatos at dumiretso agad siya sa loob. Ilona! Si Grace na nag-aalala. Grace? Nagtatakang tanong ni Ilona at napatingin sa tatlong lalaki na nakaupo sa sofa. Sir Cade? Hi! Ngumiti si Cade. Nakita ni Ilona ang gamit ng baby at iba't ibang diapers sa paper bags. Hindi ka namin matawagan kaya naman si Grace na ang kinausap ko. Anong ginagawa niyo dito? Kinakabahan na tanong ni Ilona habang nakatingin sa dalawang lalaki. Bago pa magsalita si Cade ay agad na pumasok si Miguel. Tanging t-shirt at jeans lang ang suot ito. Gulat ang napatingin si Ilona kay Miguel na seryosong nakatingin sa kanya at bakas ang galit sa mga mata. Bro, nandito ka na pala! Sabi ni Cade. Thank you, Cade. Ngumisi si Miguel at bumalik naman sa dati ang mukha nito. Nag-hire kami ng investigator dahil may gusto akong malaman. Ano naman? Tanong ni Ilona. At bakit ka nandito? Ngumisi si Miguel. Hindi mo ako kailangan nataguan ng anak, Ilona, dahil alam ko ang bawat kilos mo. Nang makita kitang dinugo, tinawagan ko kaagad si Cade at ang dalawa kong pinsan para imbestigahan ka. Napalunok si Ilona. I found out that you're pregnant, Ilona. Sabi ni Miguel. Hindi. Umiling si Ilona. Ano naman ngayon kung buntis ako? Sigurado ka bang ikaw ang ama nito? Ngayong inamin mong buntis ka, we will talk about your pregnancy. Hindi na namin tinanong anong brand, basta binili na namin ang lahat ng panga. Hindi ikaw ang ama ng anak! Hindi na natuloy ni Ilona ang sasabihin nang mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo. Halos yakapin na ni Ilona ang lababo dahil sa pagsusuka. Naramdaman ni Ilona na may humawak sa kanyang buhok at hinaplos ang likod niya. Don't lie to me, Ilona. Hindi ka magaling magsinungaling. Sabi pa ni Miguel at binigyan siya ng tissue. Ano bang pakialam mo, Miguel? Hindi mo naman ako responsibilidad at kung natatakot kang baka malaman ito ng mga magulang mo, huwag kang mag-alala. Hindi nila malalaman. Ani pa ni Ilona. Nandito ako para alagaan ka. Pwede ba? Kahit ngayon lang, huwag naman matigas ang ulo mo. Iritadong singhal ni Miguel at inalalayan siyang lumabas. Hindi kita gustong makita, Miguel. Umalis ka na. Seryosong sabi ni Ilona. Umiling si Miguel. Hindi kita iiwan. Lalo na ngayon na dala mo ang anak natin. Huminga ng malalim si Ilona. Pagod na siyang makipagtalo at pagod na rin ang katawan niya. Dahan-dahan na binuhat ni Miguel si Ilona. Walang nagawa si Ilona kundi ang yumakap sa leeg ni Miguel. Magpahinga ka muna. Bukas lang natin pag-usapan. Umalis ka na. Bulong ni Ilona. Dahan-dahan na nilapag ni Miguel si Ilona sa kama. Pinakatitigan ni Miguel si Ilona. Hindi ako aalis. Seryosong sabi ni Miguel. Aalagaan ko kayong dalawa ng anak natin. Nagising si Ilona at napabuntong hininga dahil sa nangyari kagabi lang. Nag-hire ng investigator si Miguel para sa kanya. Pinapanood ba siya ni Miguel? Napailing na lamang si Ilona. Napatingin si Ilona sa pinto kung saan pumasok si Miguel dala ang pagkain. Gising ka na pala. Mahinahon na sabi ni Miguel. I was about to wake you up pero masarap ang tulog mo. Bakit nandito ka pa? Hindi ako aalis hanggat hindi kita nakakausap ng maayos. Sabi ni Miguel. Gusto kong malaman ang lahat. Buntis ako. Malamig na sabi ni Ilona. Ikaw ang ama ng dinadala ko. Of course ako ang ama ng anak nating dalawa. Medyo galit pa na sabi ni Miguel. Pero hindi yan ang gusto kong malaman. Gusto kong malaman kung bakit mo tinago sa akin ang lahat. Huminga ng malalim si Ilona. Miguel, sa tingin mo ba kapag sinabi mo sa lahat ng tao may anak tayo, maniniwala ba sila? At ano lang matatanggap ko? Isa lang akong janitress at nakakatawa na nagkagusto ka sa akin. Masisira ang pangalan mo, masisira ang negosyo mo at masisira ang koneksyon mo sa pamilya mo nang dahil sa akin. Kaya sa tingin mo, bakit ko tinatago ang lahat ng to? Para sa akin ba? Ginawa ko yun para sa'yo. Laging para sa'yo. Nangilid na naman ang luha sa mga mata ni Ilona habang nakatulala naman si Miguel sa harap niya.
itinago ko ang lahat dahil ayaw kong pati ang anak ko pagsalitaan ng masama. Okay lang sa akin kung ako lang. Pero ang bata, wala siyang kasalanan dito. Kaya mas mabuti na hindi na lang, itago na lang. Sabi pa ni Ilona at yumuko. You know what? You're selfish. Sabi ni Miguel at natigilan si Ilona. Hindi ko alam kung ano pa ba ang kailangan kong patunayan sa'yo. I love you, Ilona. Mahal na mahal kita. Handa akong ipagsigawan sa lahat na may anak tayong dalawa. Na ikaw ang girlfriend ko. Na ikaw ang gusto ko. Nireject ko ang proposal ng mommy ko dahil alam ko. Alam kong may anak tayo. I want to give him or her a family. Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi tayo bagay. Mayaman ka. At mahirap lang ako. Sinong mas masasaktan sa ating dalawa? Di ba ako? Tumulo na ang luha sa mga mata ni Ilona. Ilona, wala akong pakialam sa punyetang estado sa buhay natin. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ikaw at ang anak natin. Hindi mo rin ba ako naiintindihan? Kaya kong iwan ang lahat para sa'yo. Kaya kong talikuran ang lahat at magsimula na ikaw ang kasama. Singhal ni Miguel. All I want is to be with you, Ilona. Yun ang gusto ko. Humikbi si Ilona at napailing. Umiyak siya nang umiyak dahil nasasaktan siya para sa kanilang dalawa. Nilalabanan ko ang lahat para sa ating dalawa. Pinoprotektahan kita sa kahit sino maging sa mga magulang ko. Please, hayaan mo naman akong patunayan ang sarili ko sa'yo. Kung natatakot ka, hayaan mo akong maging sandalan mo. Kung nanghihina ka, pues ako ang magiging lakas mo. Mahinaho na sabi ni Miguel at hinawakan ang kamay ni Ilona. Miguel, umiiling si Ilona. Huwag ka nang umiyak. Makakasama sa baby natin. Kalmadong sabi ni Miguel at inayos ang buhok ni Ilona. Paano ang mga magulang mo? Paano sila? Kinakabahan na tanong ni Ilona. May bakas pa rin na luha sa kanyang mga mata. Kakausapin ko sila. We will be going to Batangas. Doon tayo titira hanggang sa mga naka. Nandoon ang kaibigan kong doktor. Seryosong sabi ni Miguel. Tiningnan ni Ilona si Miguel at marahan na niyakap ni Ilona si Miguel. Humikbi na naman siya. I'm sorry. Napapikit si Ilona. Kitang-kita niya ang hirap at pagod sa mga mata ni Miguel. Ngunit para kay Ilona, mahal niya si Miguel. Mahal na mahal. It's okay. Please, I want you to run away with me. Bulong ni Miguel. Whatever happens here, pupunta ka ng Batangas. You will live there. Susunod ako. Sa pagod na nararamdaman ni Ilona ay tumango na lang siya. Pagkatapos nilang mag-usap ay kumain si Ilona habang pinagmamasdan si Miguel na hawak ang cellphone. Bumuntong hininga si Ilona at agad na tumayo. Saan ka pupunta? Naging alerto si Miguel. Napalunok si Ilona. Ibabalik ko lang to. Kailangan kong pumunta sa ospital dahil hindi ako nakapagpa-check up kahapon. Naalala ni Ilona ang nangyari kahapon lang. Napapikit siya. Ako na. Sabi ni Miguel at binaba ang tawag. Umiling si Ilona. Ako na. Kasama ko naman mamaya si Grace. Are you sure? Tanong ni Miguel. Hindi ako mapapanatag na hindi mo ako kasama kaya tatawagan ko ang driver ko. Siya ang sasama sa inyo papunta sa ospital. Ngumiti at tumango na lang si Ilona kahit pa iba ang plano niya. Lumabas si Ilona at napatingin agad sa kanya si Grace. Mag-usap tayo. Sabi ni Grace habang hawak ang cellphone. Ano yun? Tanong ni Ilona. Kalat na ngayon ang iskandalo na ginawa ni Francine at ikaw. Tinatawag ka na nilang mistress ni Miguel. At ang sabi pa dito, inagaw mo si Miguel nung pumunta ka sa opisina ni Miguel nung may mangyari sa inyong dalawa. Sabi ni Grace at natigilan si Ilona. Maraming article ako makalat at mas nakakaloka pa eh. Hinahanap ka na ng media at ilang reporter para hingin ang statement mo. Napalunok si Ilona at napatingin sa video. Siya nga yun habang nag-uusap sila ni Francine. Napahawak si Ilona sa kanyang ulo. Ilona! Nataranta agad si Grace. Umiling si Ilona. Okay lang ako. Gusto kong umalis. Bulong ni Ilona at tumulo ang luha sa mga mata niya. Napatingin si Ilona kay Miguel na nanlaki ang mga mata bago pa mawala ng malay si Ilona. Diyos ko! Saan naman natin dadalhin ang kaibigan ko? Natataranta na sabi ni Grace habang walang malay si Ilona sa kotse. Paano na lang mga media? Paano na lang mga taong yun, Sir Miguel? Ako nang bahala doon. Lahat ng tao ko ay kumikilos na ngayon. Tinignan ni Miguel si Ilona at hinawakan ang mga kamay nito.
I'm so sorry, baby. Bumuntong hininga si Grace. Kahit paano ay swerte pa rin ang kaibigan niyang si Ilona kay Miguel. Naaalala pa rin ni Grace kung bakit nagustuhan ni Miguel ang kaibigan niya. Sa Batangas tayo pupunta. Seryosong sabi ni Miguel. Susunod ako sa inyo doon. Tumango si Grace at napangiti na lang sa kanilang dalawa. Bumuntong hininga si Miguel at napakamot sa noo. Tinignan ni Miguel ang litrato ni Ilona. Napangiti si Miguel nang maalala kung paano sila nagkakilala ni Ilona at paano humantong sa lahat ang maganda nilang pagsasama. Nakita mo ba si Ilona, yung bagong janitress dito? Kumunot ang noo ni Miguel. Anong karapatan naman ito na banggitin ang pangalan ng babaeng yon? Bored na tinignan ni Miguel ang kaibigan na nasa sofa. Mukha siyang foreigner. Maganda, sexy at mabait. Ngumuso si Josh. Ano sa tingin mo? Well, if that's the case, dapat pareho kayo ng estado sa buhay. Ngumisi si Miguel. Mayaman ka at sa tingin ko hindi kayo bagay. Yun ang naging akala ni Miguel dahil nung una niyang beses na makita si Ilona ay iba ang pakiramdam ni Miguel kay Ilona. Tuwing nagkikita sila ay binabati siya nito o kaya naman nakangiti itong nakatingin sa kanya. Nagtaas ng kilay si Miguel. Sir Miguel? Natigilan si Miguel sa malambing na boses ni Ilona. Ako na raw po maglilinis dito sa opisina niyo simula ngayong araw. Sabi po kasi ng head namin umalis raw po ang isang janitress dito. Yes, ako rin ang nagsabi na ikaw ang ipapalit na janitress dahil wala naman kaming choice. Dahilan pa ni Miguel at tinignan ang malanghel na mukha ni Ilona. Tumango si Ilona. Ganun po ba? Sige po. Simula nun, laging gustong pumasok ni Miguel kahit wala naman siyang madalas na ginagawa. Gustong gusto ni Miguel na pinapanood si Ilona na maglinis at madalas pa ay gusto ni Miguel na makita si Ilona. Weird, pero alam ni Miguel na gusto niya ang janitress. Do you have a boyfriend? Tanong ni Miguel habang pinaglalaroan ang ballpen. Wala po, sir. Ayaw ko rin naman po. Sabi ni Ilona habang nagmamop. That's good. Masyado ka pang bata para sa boyfriend na yan. Ngumiti si Miguel. Ako nang bahala sa iba. Kumain ka na pagkatapos. Ngumiti si Ilona at nag-iwas ng tingin. Okay po. Pinagmasdan ni Miguel ang natutulog na si Ilona sa dibdib niya. That night was wild. Pero malinaw sa alaala niya ang mukha ni Ilona. Dahil ayaw niyang mahalata, ginamit niya ang ex-girlfriend niya. Sinabi ni Miguel ang pangalan ni Francine para hindi siya mahalata. Hindi niya rin sinabi na naaalala niya ang gabing yon. He took advantage on her. Kalimutan na lang natin ang lahat. Nagtatagis ang panga ni Miguel habang nakatingin kay Ilona. Alam ni Miguel na mahal niya si Ilona. Nagagawin niya ang lahat para kay Ilona. Natatakot siya sa tuwing umiiyak si Ilona at natatakot si Miguel sa tuwing ayaw nito sa kanya. Mom, I'm sorry. I will reject the proposal. Sabi ni Miguel bago mangyari ang event. May gusto akong iba. At sino naman? Ang janitress na yon? Natigilan si Miguel. Akala mo ba hindi ko malalaman ang nangyayari dito? Ni hindi nga natin kilala ang babaeng yon. At worst, janitress pa talaga! I don't care, Mom. Hindi ko papakawalan si Ilona dahil lang sa sinabi niyo. I will not marry Francine. At kung kailangan kong i-give up ang trabaho at ang negosyo para makasama si Ilona, gagawin ko. Matalim ang tingin ni Miguel sa kanyang ina. Miguel! Natulala ang kanyang ina. Hindi mo pwedeng iwan ang negosyo natin! You already named this company for years under your wings! At dahil lang sa babae, iiwan mo ang pinaghirapan ng daddy mo? Taas noo na tinignan ni Miguel ang kanyang ina at napatingin sa cellphone nang tumawag ang investigator. Sir, confirmed. Nandito po sa ospital si Miss Ilona at nakausap ko ang kaibigan mong doktor. Buntis si Miss Ilona. Ngumisi si Miguel. Thank you. Tinignan ni Miguel ang kanyang ina. Kailangan mong tanggapin si Ilona sa ayaw at sa gusto mo. O baka gusto mo ring iwan ko ang negosyo na pinatayunin niyo ni Daddy. Miguel! Sigaw ng kanyang ina. Nang makita ni Miguel na dinugo si Ilona ay nag-aalala siya ng sobra. Hindi niya matatanggap kung may mangyari mang masama sa mag-ina niya, lalong-lalo na sa bata. At nang makita ni Miguel ang takot sa mga mata ni Ilona nang malaman niya ang totoo, ay hindi nagdalawang isip si Miguel na bantayan at protektahan si Ilona sa abot ng makakaya niya. That was love.
unconditional and unexpected. Present time. Miguel? Nagtatakang tawag ni Ana sa anak. Did you see the news? Yes, Francine did that. Where is she? Tanong ni Miguel. Nandito siya kanina. Kumusta si Ilona? Nagdadalawang isip pa si Ana na itanong ang nangyari. She's stressed at pwedeng mawala ang anak namin dahil doon. Malamig na sabi ni Miguel at napasinghap si Ana. Mom, this is the least thing I can do para sa magina ko. Kung hindi mo pa rin tanggap si Ilona, wala na akong magagawa pero gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal ko si Ilona. Walang pagdadalawang isip kung papakasalan si Ilona kahit pa hindi mo siya tanggap. Miguel! Nanginig ang boses ni Ana. Ngumiti si Miguel. Si Ilona ang kasiyahan ko, Mom. Tatapusin ko ang lahat ng to at pupunta ako sa Batangas para kay Ilona. Hindi niyo pwedeng saktan ang magina ko dahil bago niyo pa siya mahawakan, dadaan muna kayo sa akin. Tumalikod si Miguel at tinawagan ang sekretary niya para gumawa ng isang press conference. Huminga ng malalim si Miguel at agad na sumakay ng kotse at agad na pumunta sa venue. This is for her, Ilona, at sa baby nila. Sir! Bumungad sa pagbaba ng kotse ni Miguel ay ang sekretary niya. Everything is ready kagaya ng sinabi niyo. Thank you. Tinapik ni Miguel ang balikat nito at agad na pumasok sa kumpanya. Sumakay si Miguel sa elevator at hinanda ang kanyang sasabihin. Nakarating siya sa meeting room kung saan nandoon ang media at iba pa. Huminga ng malalim si Miguel at umupo. Magandang umaga. Alam ko masyadong mabilis ang press conference na to. Tinignan ni Miguel si Francine na nakatitig sa kanya. Pero gusto ko lang linawin sa inyong lahat at sa kumakalat na articles at news. Walang katotohanan na mga yon. Walang mistress na nangyari. Walang agawan ang nangyari. At higit sa lahat, walang kasal na nangyari sa aming dalawa ng tagapagmana ng mga monsteryo. Gulat na napatingin si Francine kay Miguel. Ngunit walang pakialam doon si Miguel. Miguel! Sigaw ni Francine ngunit hinarangan siya ng mga guards. Yes, I fell in love with my janitress, named Ilona. She's an amazing woman. Komportable akong kasama si Ilona sa lahat ng bagay. Ngumiti si Miguel habang naaalala ang mukha ni Ilona. Ilona was my janitress way back then. At oo, girlfriend ko si Ilona. Napasinghap ang ilang reporter sa sinabi ni Miguel. Huminga ng malalim si Miguel at nagpatuloy. Lahat ng kumakalat na news ngayon ay hindi totoo. Hindi ako inaakit ni Ilona. Hindi ako hinihingian ng kahit na ano ni Ilona. At hindi kailanman ako inagaw ni Ilona. Francine and I are good friends. Matagal nang tapos ang kung ano man ang tungkol sa amin. Seryosong tinignan ni Miguel si Francine na hindi makapaniwalang napatingin sa kanya. Ilona is my life now. Lahat ng pinaparatang niyo sa kanya ay hindi totoo. Lahat ng nagsabi ng masama tungkol kay Ilona, haharapin niyo ang mga lawyers ko. Totoo po ba ang sinabi na buntis nga si Miss Ilona? Lakas na loob na sabi ng isang reporter. Akmang magsasalita na sana si Miguel nang bumukas ang pinto, kung saan diretso na naglalakad ang kanyang ina sa red na damit. Gulat na napatingin si Miguel sa kanyang ina. Yes, she's pregnant, sabi ni Ana. She's pregnant with our heir. Francine made an impulsive accusation with my daughter-in-law. Nagulat si Miguel at napatayo. Ngumiti si Ana. Ito na lang ang kaya kong gawin para bumawi sa lahat ng pagkukulang ko bilang ina sa'yo, Miguel. Napalunok si Miguel at napangiti sa kanyang ina. Tinignan ni Ana ang lahat ng tao. Lahat ng kasunduan ni Miss Francine Monsterio ay hindi namin tatanggapin. We won't tolerate such an action in this company wherein paninirampuri ang ginawa ni Miss Monsterio. Tita Ana, that's not true! Sigaw ni Francine at agad na kumawala sa mga guards. Akala ko ba ay ayaw mo sa babaeng yon? Ikakasal na kami ni Miguel sa mga susunod na araw! Umiling si Miguel at hinablot ang kamay ni Francine para kunin ang singsing. Walang sabi-sabi na tinapakan ni Miguel ang singsing at kasabay nun ang matalim na tingin ni Miguel kay Francine na gulat sa kanyang ginawa. We're done now, Francine. Sabi ni Miguel. Huwag na huwag mong gagalawin ang mag-ina ko simula sa araw na to. Baka pati kumpanya mo, pabagsakin ko. Nangilid ang luha sa mga mata ni Ilona nang mapanood ang press conference ni Miguel. Galing siyang ospital para sa kanyang check-up.
Ang marinig lahat kay Miguel ay parang ginhawa sa parte ni Ilona. Sabi ko naman sa iyo, mahal ka talaga ni Miguel? Nakangiting sabi ni Grace. Masaya akong nahanap mo ang pamilya na meron ka ngayon sa pamamagitan ni Miguel at ng anak mo. Masaya rin ako. Nakangiting sabi ni Ilona. Para akong nakahinga ng maluwag sa lahat ng problema. Para akong nakalutang ngayon. Natawa si Grace. Sigurado akong nagkukumahog na si Miguel na puntahan ka dito. Natawa si Ilona at napatingin sa TV na ngayon ay patay na. Hinaplos ni Ilona ang kanyang tiyan. Kailangan niya pa rin uminom ng vitamins at kailangan niyang mag-ingat. Speaking of, ngumisi si Grace. Nandito na si Miguel. Ilona! Natataranta na tawag ni Miguel. Tumayo agad si Ilona at agad na nagpakita kay Miguel. Bumuga ng hangin si Miguel at maingat siyang niyakap kaya napangiti si Ilona. Are you okay? Kamusta ang check-up mo? Marahan na tanong ni Miguel. Ngunit ang mas nakakaagaw ng atensyon ni Ilona ay ang mommy ni Miguel na nakatingin sa kanya. Dumaan ang kaba at takot sa puso ni Ilona at alam niyang napansin ni Miguel iyon. Don't worry, nakausap ko na si mommy at nandito siya para kausapin ka. Sabi ni Miguel at tinignan si Ana. Be gentle to her, mom. Natawa si Ana. Hindi ko naman siya aawayin. Sumama si Ilona kay Ana papunta sa labas ng bahay. Umupo sila sa sofa at naghanda ng kape si Grace. Naiwan silang dalawa at pinagmasda ng dagat. How's the baby? Tanong ni Ana. Okay lang po. Mahina lang po ang kapit ng bata kaya kailangan ko pong uminom ng gamot. Sagot ni Ilona. Bumuntong hininga si Ana at tinignan si Ilona. Totoo nga ang sinabi ni Miguel na maganda ka. Kinagat ni Ilona ang labi. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iha. Gusto ko lang na humingi ng tawad sa'yo. Sa lahat ng pinagsasabi ko habang nakatalikod ka. Hindi naman talaga kita gusto pero naaalala ko na isa rin akong sekretarya ng asawa ko noon. Napasinghap si Ilona. We made a mistake way back years ago. Kaya sobra kong iniingatan ang anak ko dahil gusto ko mapunta siya sa isang babae na mag-aangat sa kanya. But then I realized kung gaano kanya ipinaglaban sa akin. Nagusto niya akong talikuran at ang trabaho niya para sa iyo. Natawa si Ana. Mahal na mahal ka ni Miguel. Sobra pa sa inaasahan ko. Pasensya na rin po kayo at medyo nagpadalas-dalas ako sa mga desisyon ko. Nag-usap na po kami ni Miguel at alam ko po kung gaano niyo kamahal ang negosyo. No, iha. Baka marinig ka ng anak ko at ako pang sisihin niya. Hindi napigilan ni Ilona ang matawa nang tumawa si Ana. You're welcome to our family. Dala-dala mo ang unang tagapagmana sa pamilya namin. Inaasahan ko na lalaki yan. Napangiti si Ilona. Hindi ko po alam ang sasabihin ko sa inyo. Nahihiya po ako at natatakot. Ngumiti si Ana at hinawakan ang kamay ni Ilona na napatingin sa kanya. Pakasalan mo ang anak ko. Yan ang tanging hiling ko para sa'yo at para na rin kay Miguel. Lumipas ang mga taon. Mommy! Napangiwi si Ilona sa sigaw ng anak niyang si Marcus. Naglalaro ito sa tabi ng dagat kasama ang kapatid na si Eves. Dalawang lalaki ang anak ni Miguel at Ilona. At daig pa ni Ilona ang mga 10 anak dahil sa kakulitan ng mga anak niya. Anong nangyari? Nag-aalala na tanong ni Ilona. Kasi po, Mommy, naglalaro lang po kami tapos si Kuya Eves ayaw po kong pansinin kasi po nakikipag-usap siya sa magandang babae. Nakangusong sabi ni Marcus. Napatingin si Ilona sa hindi kalayuan at nakita si Eves na may kausap. Napailing na lang si Ilona. Simula nang ikasal silang dalawa ni Miguel ay hindi na natahimik pa ang bahay nila. Palaging may dalang babae si Eves at panay naman ang sumbong ni Marcus. Hayaan mo na ang kuya mo. Mamaya lang ay kakausapin ko siya. Tinignan ni Ilona ang anak. Eves! Hindi pa nakabilang si Ilona nang tumakbo na agad si Eves papunta sa kanya. Natawa si Ilona. Kuhang-kuha ni Eves ang ugali ni Miguel. Kung sa bagay, takot ang mga ito sa kanya. Pumasok na tayo sa loob at kanina pa namin kayo hinihintay. Sabi ni Ilona. Tapos na po si Daddy? Tanong ni Eves. Tumango si Ilona. Mamaya lang isusumbong kita dahil iba na namang babaeng dala mo. Mommy! Nanlaki ang mga mata ni Eves. Kinarga ni Ilona ang bunsong anak at agad na tumakbo habang tumatawa.
Mommy! Sigaw ni Eves at malakas na tumawa. Tumakbo si Eves papunta sa bahay kung saan tumatakbo si Ilona. Lagot ka sa daddy mo! Sigaw ni Ilona at tumawa habang karga ang anak na si Marcus. What's happening? Nagtatakang tanong ni Miguel. Si Kuya Eves po, may babae! Malakas na sigaw ni Marcus. Nanliit ang mga mata ni Miguel at natigilan si Eves. Sa uri ng tingin ni Miguel ay alam ni Ilona na papagalitan nito ang anak. Eves Galvez! Mariin na tawag ni Miguel at tuluyan na ngang tumakbo si Eves papunta sa kanyang mommy. Natawa si Ilona habang nasa likod niya ang mga anak. Wakas! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday series. At dahil dyan, shout out po to Melanie Frondoso from Italy, Mary Jean Abalyar from Masbate, Anselma Pihipol from Plaridel, Bulacan, at hello din to Margot from Laguna, at hello din to Rona Manjares from Riyadh, Saudi Arabia, at Cherry Riposa from Taguig City. Hanggang sa muli at ingat po!